Panahon ng mga hapon kung tawagin natin ang mga araw na sinakop tayo ng mga sundalong hapon sa Pilipinas. Ang pagsakop na ito ay maituturing bangungot sa mga Pilipino at ito rin ang matinding nagpahirap sa mga sundalong Amerikano sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa lakas ng pwersa ng imperyo ng Japan. Saksi ang mga kabataang Pilipino noon sa mga mapang-abuso na mga hapon, kaya't ang karamihan sa mga kabataan ay sumali sa mga guerrilla fighters ng Pilipinas para maglingkod sa ating bansa. Isa nga dito ang pinakabatang sumali ay si Ponciano Sabu Arida na kinilalang bayani ng Estados Unidos. 11 taong gulang lamang siya noong sumali bilang guerrilla fighters ng Pilipinas at naging kasama siya ng mga sundalong Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig at nakapatay siya ng 5 sundalong Hapon gamit ang kanyang M1 carbine rifle. Paano nga ba siya nakipagsabayan sa giyera sa murang edad? Ano ang nag-udyok sa kanya na sumali sa digmaan? Malalaman natin yan sa Tuklas ni Kulas. Yun no! Maligayang pagbabalik ka Tuklas! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang pabor na mag-subscribe ka na at kalimbangin mo na rin ang kampana para una ka na makakapanood ng mga videos na ilalabas ko. Maraming salamat! Isang sorpresang pagsalakay ng mga hukbong himpapawid ng Imperyo ng Japan laban sa hukbong pandagat ng Estados Unidos noong umaga ng December 7, 1941 sa Pearl Harbor, Hawaii. Hindi nila napaghandaan ang pag-atake ng mga Hapon kaya't marami ang namatay na mga sundalong Amerikano sa mga pangyayaring iyon. Ang nooy presidente ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt ay agad inulunsad ang formal na ikalawang digmaang pandaigdig laban sa mga Hapon. Dahil nalaman ito ng Imperyo ng Japan ang plano ng Estados Unidos, ay agad nilang ipinadala ang libo-libong sundalong Hapon na sakupin ang buong timog silangang Asya, partikular na dito ang bansang Pilipinas. At noong ikawalo ng Disyembre sa taong 1941, pagkatapos ang matinding pagsalakay ng mga Hapon sa Pearl Harbor, sinalakay at binumba naman ang bansang Pilipinas. Isa itong maituturing bangungot sa bansang Pilipinas dahil maraming Pilipino ang namatay, inalipin at inalipusta ng mga Hapon. Maituturing din na isa ito sa mga pinakamalalang pagkatalo sa kasaysayan ng bansang Estados Unidos makaraang sumuko ang mga Amerikanong sundalo sa Bataan. Maraming mga sundalong Amerikano at Pilipinong namatay at nadamay sa pananakop ng mga Hapon. Dahil isa din ito sa mga plano ng mga Hapon na sakupin ang bansang Pilipinas para sa isang Greater East Asia War na pinamumunuan ito ni General Masaharu Homa. Makalipas nga ang 5 buwan ay tuluyan nang nasakop ng mga Hapon ang bansang Pilipinas. At dahil sa pananakop ng mga Hapon ay marami ang nabuo na iba't ibang independentiyang pangkat upang labanan ang pwersa ng mga Hapon. Ito ang tinatawag nilang guerrilla Filipino fighters. Sila ang mga lumalaban sa mga malalaking pwersa ng mga Hapon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, ay maraming kabataan ang napilitang sumama sa mga guerrilla laban sa mapang-abusong mga Hapon. Isa na nga dito ang bida sa kwentong ito ay ang pinakabatang membro ng guerrilla fighters ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig ay si Ponciano Sabu Arida. Siya ang pinakabatang Pilipino na membro ng guerrilla noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay tubong Santa Maria, Laguna. 11 taong gulang, siya ay kabilang sa 1st Battalion, 133rd Infantry Regiment at 43rd Division ng mga sundalong Amerikano noong panahon na linulusob ang probinsya ng Laguna. Malaki ang ginampanan niyang tungkulin sa mga sundalong Amerikano at tinalaga siya bilang tagapagpalaganap ng impormasyon at espiya ng mga kalabang Hapon. Naging isa din siyang mensahero ng mga sundalong kano para maiparating lahat ang mga mahalagang impormasyon mula sa pinakamataas na pinuno ng mga sundalong kano. Taghatid siya ng mga pagkain, liham, gamot, mga bala at armas at kung ano pang iutos sa kanya ng nakakataas. At sa pagsali nga niya sa gerilya ay nakapatay siya ng 5 Hapon gamit ang kanyang M1 carbine rifle. Siya din ang kinilalang bayani ng Ipoh Dam dahil siya ang nagtirik ng watawat ng Estados Unidos sa bundok ng Ipoh bilang simbolo ng pagkapanalo.
Kung pagmamasdan natin ng mabuti ang kanyang larawan, ay makikita natin na hawak niya ang M1 carbine rifle. May dalawa ding granada sa harap niya, tatlong tear gas can sa may bandang gilid, at wala siyang kinilas sa panahong iyan. Makikita mo talaga ang kanyang determinasyon na lumaban sa mga Hapon para makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Noong January 9, 1945, dumaong muli si General Douglas MacArthur sa Lingayen, lalawigan ng Pangasinan. Kasama niya ang US 6th Army at 175,000 na sundalong Amerikano para pwersahin na pabagsakin ang mga Hapon at tuluyan ng mapalaya ang bansang Pilipinas. Noong September 2, 1945, ay tuluyan ng sumuko ang mga Hapon sa kamay ng mga Amerikano makalipas na ihulog ang dalawang bomba sa Hiroshima at Nagasaki noong August 6 at 9, 1945. At noong December 4, 1945, ay naglabas ng artikulo ang Estados Unidos na may litrato ni Ponciano at sinabi nga dito na nakapatay siya ng 5 sundalong Hapon sa Laguna noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Walang gaanong impormasyon sa talambuhay ni Ponciano, pati nga kung kailan siya pinanganak at kung kailan siya namatay ay hindi malinaw. Sinubukan kong maghanap sa iba't ibang website at basahin ang mga artikulong nakapaloob dito, pero ako ay bigo at pare-pareho lamang ang nakasaad dito. Wala ding artikulo na inilabas kung paano niya napatay ang 5 sundalong Hapon. Sabihin na nating ipinanganak siya sa pagitan ng 1934 to 1935 dahil siya ay 11 years old noong 1945. At maaaring namatay nga siya noong 1971 base ito sa sinabi na salaysay ng kanyang apo na si Miss Universe Philippines 2013 na si Ariela Arida na pumanaw ang kanyang lolo sa edad na 37. Gayunpaman ay kinilala pa rin siya bilang isang bayani na nakipaglaban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang kabayanihan na ipinakita ni Ponciano ang dahilan kung kaya't inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Ariela, kapatid sa ama ng kanyang lolo, si Ponciano na sumakabilang buhay sa edad na 37. Just recently, nang mag-viral ang litrato ni Lolo Ponciano, people started tagging me and asking if we're related. Then my tita posted a photo of him. Doon ko na-confirm na kamag-anak pala namin siya. Kwento ni Ariela tungkol sa koneksyon niya sa Yanguis guerrilla fighter noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dagdag pa niya, inilibing si Lolo Ponciano sa libingan ng mga bayani. Siya ang hero of Ipodam dahil siya ang nagtirik ng bandera ng Amerika sa bundok ng Ipodam. Wala pang 15 ang edad niya, kasama na siya sa mga guerrilla laban sa mga Hapon. Since wala akong actually nakilala masyado na Arida, kundi ang relatives ko, when I knew about Ponciano Arida, who's part of the guerrilla fighters, super nakaka-proud na relative ko pala siya. Who would have thought na galing pala ako sa matatapang na angkan? I mean, a clan who's ready to fight for our country. May the same reason, when I represented the Philippines in Miss Universe 2013, I got this feeling na gusto ko talaga siya ipanalo to give pride to our country. Dagdag pa na Ariela tungkol sa kabayanihan ng kanyang lolo. Ang pagiging isang bayani ay walang pinipiling kasarian. Mapalalaki ka man o babae, bata o matanda, ang mahalaga ay alam mo ang tungkulin na ginagampanan mo sa iyong bayan. Ano man ang estado ng iyong buhay, ang paggawa ng simpleng pagtulong sa lipunan ay maituturing isang kabayanihan. Ikaw, Katuklas, anong kwento meron ng lolo mo? I-komento mo naman sa ibaba at ating pag-usapan. Maraming salamat sa panonood at isang mapagpalang araw sa ating lahat, Katuklas.